at habang binabaybay ng banayad ang kahabaan ng highway ng Aritaw. Na para tayo ng LTO, guys. Meron akong violation. Pero hindi nyo naman, sir, kukunin yung lisensya ko para makapag-drive pa rin ako. Ito yung kapalit. Nawala din kasi sa isip ko, sorry. Temporal. Pero kukunin nyo po yung lisensya ko. Po LTO Aritaw. Aritaw. Doon ko po i-ano, itutubusin. Sige po. Welcome back to another Van Life episode. Bago tayo bumalik ng Nueva Vizcaya, ibibisitahin ko muna ang kaibigan ko dito sa Malolos, Bulacan. First timer to. Vlog ka ba? Vlogger tayo eh! Kumusta ka na? Hello! Hey bro, may nagpapagawa pa rin dito. Galing sa'yo. Ha? Galing sa'yo, nung nakaraan. Talaga? So, napunod doon yung vlog. Saan yung patunay mo na mayroong nagpapagawa sa'yo dito na subscriber? Eh, ayan! Thank you bro ha. Magaling na ano yan? Mekaniko yan. Pangalawa na to. Pangalawa na yan. Tapos na tapos ko na. Ngayon, bumalik siya ulit. Yan kaibigan ko si Jason. Yan ang talagang tagagawa ng mga cellphone and gadgets and laptops ko. Ayun oh, Boy P. Yon. Tapos yung kanyang ano yan, no, nakatali ng goma. Pero ox sa to, bro. Pero pansin ko bro sa ano mo, sa shop mo, parang lumalaki nang lumalaki, bro. Parang puro ganda mo yung nadadagdag sa iyo, no. Ganda na paganda. Hanap basta ka na. Dalaga ka na, no. Superman, ganyan kayo. Yan lunch mo? Oo, yan. Boss na boss ah. Rinahatiran talaga naman. Siyempre naman. Kaya lang silang papagawa, napanood nila sa vlog. Hindi, maganda. Maganda sa business naman, bro. Pero dahil may bago na akong phone, okay na tong cellphone na to. Eh, ipapamana ko na to sa anak ko. Sa inyo na to, para maganda cellphone mo. Sipin nyo mas, maganda po yung cellphone ng anak ko kaysa sa... Ito si Hana. Matagal yung nahanap. Dalaga na yan. Dalaga na yan. O bro Jason, invite mo sila ulit ngayon. Oo, ay mga first timers, alam niyo na ang shop natin na South Supermarket main entrance. Ayan, katabi ng Goldilocks. Sige na. Bro, thank you. Maraming salamat ha. Bye-bye. Thank you bro. Ha. Sige bro. Sige, ingat, ingat. Syempre. Hindi mo pa lalagpasin, ikaw si McDo eh. Ikaw po. Hindi na ako kakain. Go, dalaga ka na. Pwede ka nang bumili mag-isa. Tayo kita dito. Bye. Wow, ginagamit niya na si Spike ah. Inaagiw na. Okay lang, dadaling ko na siya sa Nueva Vizcaya. Kasi kawawa naman yung mga motor natin eh. Hindi naman nagagamit. Moto vlogger, charot. Let's go. Bye-bye. Bago dumilim, ako na lang ulit ang naiwan sa apartment. Back in Bulacan. Welcome to my house. Na ngayon, opisina ko na. Magulo. Pumupunta na lang ako dito para mag-edit ng aking mga vlogs. Dedeclutter ako ng mga gamit ko dito. Tapos yung mga damit na madalas ginagamit ko sa mga events, pinagsama-sama ko na dito. Shoutout muna kay Mayor TV. Sa aprobado shirt. Maraming salamat, Mayor TV. Marami akong pinagtatanggal ng mga gamit. Kung ano lang yung kailangan ko, yun lang yung ititira ko. Ito yung working station ko. Dito ako nag-i-edit ng mga vlogs, mga pinapanood ninyo. May kapatid ko, at saka si Hana, nandito kanina galing kasi nag-request ako na gawan nila ako ng parang hanging mga halaman para magkaroon ng shade dito. Kasi yung halaman na yun na ginawa, is kapag gumaba yan is nakasampay lahat dito para magiging kortina, so magkakaroon ako ng shade dito para medyo buhay din naman yung ano ba yung apartment. At bago ang lahat ay kailangan ko ng solusyonan ang matindi kong problema kapag sa Nueva Vizcaya ako. Alam niyo kung anong nag-iisang problema ko lang kapag nasa Nueva Vizcaya ako? Yung sobrang lamig na hindi talaga kinakain ng aking katawan. Nagre-reklamo talaga ng aking immune system. Pero ginawa ko na ng paraan. Dalawang sleeping bag na binili ko sa Lazada para kapag natutulog ako sa gabi,
hindi ako nilalamon ng lamig ng Nueva Vizcaya. Kasi sobrang bumababa talaga yung hamog, yung ulap kapag gabi. Ang tindi ng lugar, sobrang lamig talaga, pero gustong gusto ko. Pero kailangan ko lang gawa ng paraan para hindi na lamigin. At sa pagpapatuloy ng ating biyahe, andito tayo ulit sa Dalton Pass. Quarter to 12. Hindi ko dala yung brewed coffee ko, bro. 3-in-1 lang tayo. Pais na. Napakabilis naman kumulo. Ooh. Nag-aagaw na yung gutom, tsaka antok at pagod. Buti lang napakinabangan ko yung jacket ko na nabili ko sa Ukay-Ukay sa Baguio. Alam niyo kung magkano to? 150 pesos. Napakakapal, may mga pa-fur-fur pa dito. Ano, bro, no? Eto, hindi naman siya buhok-buhok, pero alam mo naman yung hindi pangkaraniwan pag sinuot mo to sa Maynila. Hello, bakit mo ka nagsusuot ang ganyan jacket? Pero dito, bagay, di ba? Sa klima. Oo. Anong kopya yan? Tipas? Topas? Ano ba yung tipas? Baboy. Ano ba yung tipas? Mmm! Pati yung kopi ko, napakasarap. Parang may lasang langgam yun sa akin. Ano, naipitan niya tayo ng langgam ito tapos nilagyan ng tubig. Yung sinugasan eh. Galing pa pala sa taguan eh. Alas 12 na ng gabi, kailangan na magpahinga. Bro, matulog na tayo. Sayang ang oras nang itutulog natin. Sulit natin yung lamig ng panahon. Kahit na nakatiklop ako dito, grabe naman yung buko, parang katsupoy. Addicting yung matulog ka, yung mag-van life ka sa isang napakalamig na lugar. Siguro isang dahilan to kung bakit balik kami ng balik. Balik ako ng balik dito sa Nueva Vizcaya dahil nga siguro sa klima. Gusto ko kasi yung malamig. Mahina ako sa lamig pero gusto ko sa malamig. So dito ulit ako matutulog sa likod. Nakabaluktot ako dito. Dami kasi namin mga gamit. Matutulog talaga ako na maimbing ngayon. Uy! Sakto diba? Sakto. Pero okay sa'yo, no? Okay. Malamig, nakabaluktot tayo. Pwede na. Oo. Saktong-sakto yung position eh. Oh, sige. Good night everyone. See you all tomorrow. Good night. Yung pangarap kong payapang gising sa malamig na lugar na to, natupad na. Panibagong araw ng simula ng ating paglalakbay at pag-iikot sa Nueva Vizcaya. Welcome back, Spike. Sa lahat ng mga nagtatanong, nag-iisip, at nagtataka kung paano kami na pag-CR dahil ang ating camper van ay wala namang CR yan o palikuran kung tawagin, masasagot ko na ang mga tanong ninyo. Ito. Public CR. Napakadami niya. Sobrang lamig ng tubig. Kapag ikaw biyahero at hindi regular ang kain mo, yun yung mga tipong kumakain ka lang kung kailan mo gusto, eh masi-CR ka talaga nun kung kailan niya din gusto. So dapat kontrolado mo yung breakfast mo, kung anong oras, tanghalian mo, at yung hapunan. Para yung vowel movement mo is meron din siyang oras
palagi. Hindi siya sira. Alas 6 pa lang ng umaga, ibukas na itong Cafe Mijares. Pero tinatawag ko itong Japan-Japan. Sa mga matagal na naghahanap sa ating Philippine Looper na motor, makakasama na natin ulit siya. Kasama ang ating camper van, si Watod. Yung mga lugar na mga hindi natin kakayanin, akyatin. Though kaya naman, or kakayanin ni Watod, eh ayoko na ipagpilitan. Kaya dinala ko dito si Spike para siya ang magamit natin sa mga side trips natin. Sa kunwari, kailangan may bilhin. Actually, yan talaga ang gagamitin ni Yoma Man. Isa sa mga pinoproblema ko yan, na kapag ako nakapag-set up na kay Watod at nakapagbukas na ako ng roof tent, eh kapag may kailangan itakbo sa probinsya, kailangan takbuhin sa palengke para bilhin, kunwari mga lulutuin namin, eh wala kaming magawa kundi i-maximize na lang kung ano yung merong pwedeng lutuin namin kahit kulang-kulang yung mga rekado namin, eh tinatawid na lang namin yon. Hindi na natin madadrive si Watod kasi nga nakabuklat sa kanya lahat. So ngayon, kaya dinala natin yan, isa rin yan sa mga noon ko pa talaga gustong gawin ng mga solusyon na every time na magkakam tayo, eh meron tayong motor na kasama. Ngayon, pag mag-isa ako, paano ko gagawin yun? Eh, ang liit ni Watod, paano ko madadala si Spike? Paano ko madadala yung mga ibang motor na maliliit? Si Warang. Kape na tayo, bro. Malamig na yung kape natin, feeling ko. Isa yan sa mga pangarap ko. Pangarap ko talaga na in time eh makapunta akong Japan. Naniniwala ka ba yung moment na in time eh pupunta tayong Japan? Kaya nga yun. Pwede? Pwede? Oo. Attract natin, no? Attract lang natin. Gusto ko ma-experience yung ano, yung mag-rent ako ng camper van na parehong-pareho kay Watod. Marami yun bro sa Japan. Mga micro camper ang tawag sa kanila. Micro means di ba maliliit? Mm. Hindi, mali. Ang micro, alam mo, in short of mikrobyo. So mikrobyo mga campers. Tulad ng mga campers doon na nagpainit ng ulo. Yung mga micro campers yun, mikrobyo campers. Hindi, micro campers ang tawag sa mga gumagamit ng maliliit na sasakyan. Kahit hindi naman every wagon. Kahit ibang brand ng sasakyan. Marami kasi yan, may Suzuki. May Honda rin na ganyan na maliit na ginagawa na camper van, si Monkey Haven, yan yung mga pinapanood ko. Honda naman yun sa kanya, Honda naman na ganyan, maliit din. Mali-mali yung ginawa ko. Nilagay ko na agad yung creamer sa press, e di haluin ko na ng ganito. No bro, sino sa ba yan? Nilalamig ka? Ang hina mo namang nilalamig. Kagabi wala eh, di ba? Oo, wala. Ngayon, di ba? Maliban sa malamig na lugar at masarap na kape, mayroon pa akong isang kinamangha sa lugar na to. Pagdating namin kagabi, napansin namin na nakatingwangwang lahat ng mga gulay dito. Walang nagbabantay. Naisip ko tuloy, wala bang kumukuha ng mga gulay dito? Siguro nga wala. Pero kung meron man, siguro ako yun. Hindi, joke lang. Siguro kampante lang talaga sila na walang kukuha ng mga paninda nila. Or sadyang mababait lang talaga ang mga taga Nueva Vizcaya, no? Tagal kong tiniis na kumain dito. Gusto kong kumain dito eh. Pero gusto ko, sabi ko, pag kumain ako dito, gusto ko ganitong klaseng setup. In order ko, tapsilog. Tapsilog, cucumbers, french fries, dahon ng onion, sunny side up. Ang tawag dito? Anong tawag dito? Pipino. 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 Tsaka suka. Pagkatapos namin enjoyin ang malamig na klima at masarap na pagkain, tumuloy na tayo sa biyahe. Bro, thank you ah! Next time ulit! Oh, babalik kami! Ayan, Binalonans Sukang Tubo. Testing muna, maliit muna. Pag napasarap talaga yung mga kaibigan natin, papatikim ko rin ito kahit sa mga kaibigan natin, sila Barkada, Gino, yan, papatikim natin ito. Pag nagustuhan nila, bibili tayo ng
mas malaki at ilang piraso para dala-dala natin sa camping. Medyo may problema na naman ang aking paningin. Pangatlong araw ko na itong iniinda eh. Yung astigmatism ko lalong lumala. Tsaka feeling ko hindi lang yung astigmatism ko yung lumala, tumaas na rin yung grado ko. Kasi kahit na nakasalamin na ako, sabog na yung paningin ko. Alam mo yung isa, kunwari ito, paningin ko dyan dalawa na magkatabi. Ganun na, as in lahat-lahat ganun na yung paningin ko. Sakto pa na umuwi tayo ng Nueva Vizcaya ay medyo challenging to. Magsusuot na lang ako ng salamin, ng shades muna palagi para maiwasan yung pasok ng liwanag ng sobra. Kasi sa akin, kapag may astigmatism ka kasi, hindi siya malabo dati. Masilaw, lahat-lahat. Kumbaga kung maliwanag yung panahon, o kung may ilaw, maliwanag yung isang ilaw. Sa isang taong mayroong astigmatism, nakakasilaw siya. Ay kagabi, malala. Lumala siya. So kailangan ko ng magpagawa ng panibagong salamin na mas accurate na ngayon sa kondisyon ng aking mata. Mahirap to, pero tiniisin ko mag-eyeglasses na lang ako, sunglasses na lang ako palagi para hindi ako nahihilo. Sakit dito, mas parang sabog, ganun. Oh, si Jello! Jello, the motovlogger! Ay, diyan, ganda rin oh. Hangover. Umakbak na si Yuma Menda motovlogger. At habang binabaybay ng banayad ang kahabaan ng highway ng Aritaw, na para tayo ng LTO guys. Meron akong violation. Yung top load ko nawala din kasi sa isip ko, sorry. Pero hindi nyo naman sir kukunin yung lisensya ko para makapag-drive pa rin ako. Ito yung kapalit sir, temporary. Pero kukunin niyo po yung lisensya ko? Opo. Saan ko po yan sir kukunin? Sa Bisca. Ay, sa Bisca. Diyan po sa may ano natin. Diyan po sa may opisina natin ng Aritaw. Ito po, LTO Aritaw. Aritaw. Doon ko po i-ano, itutubusin. O sige po. Salamat sir. Dapat updated kasi yan. Sabihin mo lang doon sa opisina, may taplot po ako. Ah, oh, sige po. Ah, oh, sige po. Thank you, sir. Salamat po. Salamat. Salamat. Lekad. Kumpiskado ang ating lisensya. Dahil sa ating top load, umpiskado ang ating lisensya. Pero okay lang, kasalanan ko naman. Tawag dito, hindi lang din ako naging aware sa kailangan ko palang iparegister ulit na kumbaga ipa-update yung registro na meron na akong top load. Kasi naglagay tayo ng roof tent, diba? Pero in fairness sa LTO ng Nueva Vizcaya, Aritaw, gusto ko sila i-shout out. Alam niyo kung bakit? Hindi sila nakakatakot. Sa totoo lang, hindi ako kinabahan ng kausap sila. Maayos silang kausap. Malumanay silang magsalita. Doon, natikitan tayo. Pero deserve natin yun. Deserve ko yun. Kasi meron akong violation. Dati kapag napapara ako pa yung galit eh. Ngayon, ako pa yung nagsasabi, kukunin niyo po ba sir yung lisensya ko? Kailangan daw. O sige po, tigitan niyo na po ako. Ang chill-chill mo na boy, first time. Nagbago ko na ka talaga. Shoutout sa sa LTO Aritaw na napaka disente ng pakikipag-usap nila kahit sa mga taong may violation. Hindi ka man lalaban eh. Magiging mabait ka eh. Kasi alam kong bakit? Mabait ka din lang kinakausap. Tsaka ang kagandahan, kahit na may violation ka, kahit na titikitan ka nila, kukunin. LTO lang may karapatang kumuha ng tiket ha. Tandaan nyo yan. Ang alam ko ha.
alam ko, sila lang talaga mismo. Tsaka dito sa Nueva Vizcaya, hindi lang mga motor ang pinapara nila. Ultimo pati sasakyan, pinapara nila. So parang dito, sa lugar na to, walang hinaing yung mga rider na mga nagmumotor na namimili lang kayo ng pinapara. Yung mga sasakyan, hindi nyo pinapara, hindi nyo chinecheck. Pero yung kami mga nagmumotor, mga rider, kami lang yung pinag-iinitan. Yun yung naramdaman ko dito, hindi sila ganun dito. Patas! Patas! Motor! Sasakyan! Paparahin! May tikitan ka nila, according to your violation, sasabihin nila sa'yo, i-guide ka nila, ine-educate ka nila, para next time, eh, hindi mo makaligtaan, at hindi ka na mahuli at matikitan. Tuloy na tayo. Itong ticket muna na ito ang magsiserve na lisensya natin. Ngayon lang ako natuwa na na-checkpoint ako na nagkaroon ako ng violation na hindi sumamahay loob ko. Nakakapagtaka ng police talaga sa pagkatao ko. Kasi napaka ano ko dating tao eh. Alam mo yun, kahit mali na ako dati, pinaglalaban ko pa yun. Ipaglalaban ko yun na yung mali ko na hanggang sa lumabas na ako yung magiging tama sa huli kahit alam ko mali ako. Pero ngayon, hindi ko naman intindihan yung sarili ko bakit ganito na ako man. Thank you, Idol! Ayun na, nagsisimula na sila. LTO? Tataka kayo kung bakit ako nakangiti. Ganun talaga kapag marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Kinakalmahan mo na lang at hindi mo na ginagawang big deal ang lahat. Okay, andito na tayo ngayon sa Bayombong at andito tayo ngayon sa restaurant ng aking kaibigan. Bisitahin muna natin. Kung kanina ay usapang tapsilog tayo, ngayon naman, pares. Bago ako umorder, eh ginulo ko muna yung kaibigan ko sa loob na kusina. O, isang clip naman dyan. Kasi hindi umaapoy. Lakas mo. Ang Badges Beef House ay bukas 6 days a week. Mula Tuesday hanggang Sunday. Beef pares silog. Beef pares na may sinangag silog at mayroong free sabaw na goto. Sabaw pa lang, ulam na. Bro, si Bro Baji, mga first-timers, konting kwentuhan na muna dito sa iyong aligagang kainan. Restaurant ba tawag dito? Restaurant? Restaurant. Restaurant? Kailan ba nagsimula ito? Way back 2019 na ito eh, November. So, 19, 20, 21, 22? Hindi, kasi nag-pandemic, nag-lockdown. Dalawang taon. So parang 3 years siyang ano, nag-ooperate? Mga 4 years actually. Kasi nag-lockdown ng 3 months lang. Tapos nag-open ako ng kubo-kubo lang siya, maliit lang. Ay, kasi nung pandemic pala, hindi naman pala sinasara yung mga ganitong klaseng kainan. Mm-hmm. Kasi ano siya eh, kailangan siya ng tao nun. Essential. Updated ako sa Facebook niya kung gaano kaaligga itong kanyang Badges Beef House. Kasi nga, the last time bro, na dumaan kami dito na nag-loop kami, north loop kami kasama sila Jawo, yung Hampas Loopers. Eh, si Norris ang tumawag sa'yo, di ba? Si Norris. So, ibig sabihin, paborito ni Norris to? Actually, kasi si Norris, medyo kamag-anak. Kamag-anak mo si Norris? Yung tito ko, tito niya din. Pero hindi kami blood related. Halata eh, kasi maputi ka. Natikman ko na dati yung beef pares nila dati. Kasi yung mga mahigit 2 years na rin. Sabi ko, hindi, di ba? Tapos nakikita ko lagi na parang ang aga-aga mo nagsasold out. Ang dami na tumatakilig na bro, ng beef mo. Karaniwan mga kabataan. Ay, di ba sa Dumatayo, may mga delivery ka pa? May partner kami na Padayon, yung pangalan siya mag pala kay Ate Mia Sending. Yun yung taga-pick up dito para mag-deliver. Kung sakali man na madaan kayo ng Bayombong dito sa Nueva Vizcaya, hindi naman sila malayo sa highway, mapa nyo lang Badges Beef House, dito kayo kumain. Promise hindi kayo magsisisi. Invite mo sila bro, yung mga first timers natin. Yung mga first timers po dyan na gustong matikman yung pares namin at mga ibang products pa namin. Punta lang po kayo dito. At sigurado yun bro, babalikan namin to ha. Nice meeting you again bro. At good luck pa. More success. Ito, ano yan? Hindi. Nagsistay pala to. Tapos maglalabas ka pa ng ibang branches. So, diba, Vizcaya? Saan na ako bilang angel? Tiwala lang. Thank you bro. Magkita tayo ulit. Tsaka yung ano natin. Set natin. At yan ang mga kaganapan sa muli nating pagbabalik dito sa Nueva Vizcaya. Magkita tayo ulit sa susunod na vlog.